ayan po yung section 2A ng Skyway Stage 3 at dito sa part na to maglilink ang NLEX connector at Skyway Section 2A. Ang Skyway Section 2A mga kasikap eh, nag-umpisa po yan dun sa Tomas Claudio, no? Skyway Stage 3 patungo dito sa PUP Santa Mesa. So yung NLEX connector naman mula C3 Caloocan, ang Section 1 niya hanggang Espanya Boulevard. Ayan yung DMCI, yung contractor. Pagdating naman dun sa tawid ng Espanya Boulevard, patungong PUP, ito naman yung CRBC. No? At dito sila maglilink ng Skyway Section 2A. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. At maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-4 na po ng Hunyo, taong 2024 at ika-7 at kalahati na po ng umaga. At nandito po tayo ngayon sa kabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard westbound, Sampaloc, Manila pa to, no? Santa Mesa kasi sa eastbound. At eto, mag-update tayo ngayong umaga dito sa NLEX connector. Section 2 mula dito sa Ramon Magsaysay Boulevard patungo dun sa may PUP Santa Mesa. Ayan mga kasikap, meron akong bagong ipapakita po sa inyo dito sa Altura Market. Tinanggal na po nila yung mga tarpaulin nila dito, no? Wala dun sa kanto, sa may dulo. Ayan yung mga metal fence na sa harapan natin. Hanggang doon naman yun sa Ramon Magsaysay entry sa dulo. So, isa lang ibig sabihin nito kung bakit binabaklas na nila yung mga tarpaulin ng Altura Market. Ano, hanggang doon, pinagtatanggal na nila. So, naaamoy ko na yung nalalapit na demolisyon. So, maging dito sa pangalawa, ano, tinanggal na rin yung mga ano, tarpaulin. Dalawang bahay na po yung na-demolish dito sa unahan. At hanggang dito lang yung mga metal fence. Gusto ko sana mag-interview dito, no? Mga homeowner. Ito yung entry na ililipat dito sa ano pag nag-widening na. Ito yung rail track na ang TNR. So hindi siya dito yung magiging NCR, ah. Dito sa part na to. Sa ngayon mga kasikap, ito na po yung 100 years old na bahay, no? Tinanggal na nila, hinuhukay sa part na to. Baka dito na sila magdi-drill, no? Dito sila magdi-drill ng pier. At hilera patungo dito mula dito sa unahan hanggang doon sa may G2 Ason. Ito, yung may naka-highlights na kulay pula. Ayan yung mga pati-demolish. Dito dadaan ang NCR. Ito yung Paltok Street. Ito yung pangalawang pedestrian. So hindi pa rin ino-open yung barrier doon sa gitna. Pero nakakalusot naman yung mga taga rito na tumatawid patungo doon sa east. Yung Santa Mesa Interchange, excuse me po, ayan yung pinakamalaking pile cap, kabilaan. Namumulaklak na yung mga halaman na tinanim nila dyan, patungo dun sa dulo. So natapos na po natin kunan ng update dito, tara, let's go! Ito tayo mga kasikap sa Ramon Magsaysay Boulevard, eastbound, Santa Mesa, Manila. No? Smooth na yung biyahe dito, no? Asfaltado na. So, hindi pa rin nadadagdagan, hanggang dito pa rin yung asfalto. Wala dito sa kaliwa yung may hazard markings. Baka nga tatapusin muna yung construction ng GLC dito sa kanan. Pinipinturaan na rin nila yung mga wall dito sa Center Island. At ito na yung New Santa Mesa Interchange. Nasa eastbound tayo. Silipin naman natin dito. Ayan, may bantay na naman. Pero hindi tayo makaporma dito dahil may bantay.
So dito na lang tayo sisilip. Ito yung mga super tiggers ng walo. Unahan dito sa PLDT building ay meron na yung mga rebar. So sa pang-apat, wala pang update para sa pagdadagdag ng mga super tiggers patungo doon. At ayan po yung update natin dito. Dabo na tayo sa section 2A. Tara, let's go! Ayan, pinturado na dito sa kaliwa natin yung Center Island, kulay maroon. Tapos merong lining sa taas na kulay white. So ginaya lang nila yung nandito yung luma. At yung asfalto naman dito sa kabila, yung ayun, hanggang dito, tapos diretso na rin doon. So dito sa service road, wala pang asfalto. Andito yung equipment nila na gamit para sa pag-asfalto sa gitna. Kakanan na po tayo dito sa Old Santa Mesa Street. Kakanan po muna tayo dito sa Teresa Street, sisilipin natin dito sa may PUP kung ano yung ganap. Ito na, sa kanan natin, kaliwa pala yung B. Francisco Street. So may ginagawa din dito ang DPWH, nag-aayos ng mga kanal nila, bara. At una nating silipin dito sa kaliwa. Ayan, B. Francisco patungo doon. Nakasado na yung mga rebar cage. At dito sa kanto, papatungan pa yung rebar cage na naka install dito, ano. Doon naman sa pangalawa, pangatlo, na-pouring na po yung kalahati. Bali, yung hilera ng mga rebar cage dito sa kanan, magkakaroon pa yan dito naman sa kaliwa. Di-drill pa yan sila dito. Kasi partner-partner yung mga rebar cage dito. Bali, mag-demolish pa yan dito sa kabahayan, phase 2 sa kaliwa. Sabi, may kulay pula na na building na yan. Di-demolish pa yan patungo dun sa Paco Santa Mesa Road. At dito naman sa kanan, nagtirik na rin sila ng rebar cage dito, pero dudugtungan pa yan hanggang dun sa taas. Pansamantala silang nagbuo ng mga catwalk platform dito sa baba sa kanan, daanan ng mga estudyante para maiwasan nila yung bako-bako na daanan dyan at baha. So silipin natin. Ito yung sa kanan, patungo dun sa Ramon Magsaysay Boulevard. Yung pangalawa, fix na yung rebar dyan, diretso patungo dun. So magdi-demolish pa yan dito sa kanan. Ito yung pansamantalang inassemble nila ng mga catwalk platform para maiwasan ng mga estudyante dito pagdaan sa matubig na bako-bakong kalsada na dito. Ito na po yung PUP sa ating harapan. So dito na ako liliko. At silipin natin ulit dyan. Oh. Bali, apat na yung rebar cage dyan. Kanan po muna tayo dito ulit sa Old Santa Mesa. Sarado nga mga kasigap. Paco Santa Mesa Road, westbound.
mga sikat, nandito na tayo sa kabahan ng Paco Santa Mesa Road at ayan yung Padre Jacinto Zamora Bridge sa unahan natin. Bali, one way po kasi ito lang yung bukas eastbound patungo dun sa Valenzuela Street. Karoon din ata dito na pier, no? 55-C1. So, baka hindi na ililihis dito, no, sa kabahayan. Yung section 2A. Tingnan natin dito naman sa ibang anggulo. Din dyan, no? Mga markings. Ito naman, 56-8, 60-C2. Ito naman, 61-C1. 62-C1. So, hindi dito talaga sa gitna ng Padre Jacinto Zamora Bridge, dadaan yung mga piers ng Section 2A, no? Ito yung Pasig River patungong Pasig at nagkakaroon nga sila ng soil testing dito sa baba ang NSCR. So binuksan na yan dyan para maging two-way, kaso sarado na to, sinarado nila dun sa unahan. So, konti lang yung mga sasakyan na dumadaan dito kasi one-way. Ito yung barracks ng Dumduma Construction. At ito na yung Section 2A mula Tomas Claudio patungo yan dito. Ayun, oh. So dito sa harapan natin, nag-rebar na sila dun sa unang deck. Ito naman, tinatanggalan na ng mga porma yung pangalawang deck. Kasi ito malinis na, no? Ayun, oh. Kitang-kita na. Bumbo na, oh. Galing, you know? Kasi ito yung construction ng NLEX connector, yung mga pier na i-coconnect nila dito sa Section 2A. So yun, mga kasikat, nandito tayo sa kabahan ng Paco Santa Mesa Road. Ayan po yung V Francisco patungo doon. So galing tayo kanina doon. Ito yung phase 2 ng mga kabahayan dyan sa unahan. Ito yung madidemolish pa. So ito yung hilera ng mga rebar cage patungo doon sa may Old Santa Mesa Street, patungo din ng Valenzuela Street. Ito po yung off ramp. So marami na silang mga rebar cage na naitirik patungo doon sa gitnang bahagi ng kalsada na to, no. Kung kaya ginawa nila yung bangketa doon sa kabila sa westbound, eh pinatag nila at ginawang kalsada para lumuwag. So dito hindi na. At ito na yung lineup ng mga rebar cage at dito i-coconnect yan sa section 2A ng Skyway Stage 3, no? So kung bibilangin natin yung mga rebar na nandito, 1, 2, tapos dito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so meron ng 9 na rebar cage hilera patungo dun. At dito naman sa kabayan dyan sa tawid ng phase 2 na didemolish, so inuumpisa na yung nandito sa unahan, the rest hanggang dun wala pa na. At ayan naman yung rebar cage ng NLEX connector sa unahan. Ito, nakatirik na, no? Tapos dito naman sa kabila, ito yung pile boring machine ng Bauer. So nagdi-drill sila sa part na yan. At ito, mga kasikap, napakalaking temporary steel casing. So ayan na po yung section 2A ng Skyway Stage 3. So wala na, malinis na, no? Wala na yung mga platform dyan sa pangalawang deck. Ganun din dito sa baba. At meron na lang mga nandito sa ilalim, ito yung mga shoring jack, tapos mga scaffolding accessories naman dun sa kabila. So dito din magdi-drill yung NLEX connector. Ito yung Barangay Development Center. So nakasarado na to, no? So ayan po yung section 2A ng Skyway Stage 3 at dito sa part na to maglilink ang NLEX connector at Skyway Section 2A. Ang Skyway Section 2A, mga kasikap, eh, nag-umpisa po yan dun sa Tomas Claudio, no?
Skyway Stage 3 patungo dito sa PUP Santa Mesa. So yung NLEX connector naman mula C3 Caloocan, ang section 1 niya hanggang Espanya Boulevard. Ayan yung DMCI, yung contractor. Pagdating naman dun sa tawid ng Espanya Boulevard patungong PUP, ito naman yung CRBC, no? At dito sila maglilink ng Skyway Section 2A. So, yung ginagawang mga rebar cage na napakalaki dyan. So, dalawa to dito, no? Ito yung mga steel casing na ibabaon dyan. Napakalalaki. So, ayan po yung sa CRBC na i-coconnect na nila dito sa Section 2A. Ayan yung contractor ng Section 2A, Dumduma Construction and Trading Corporation. At subcontract nila yung Bauer na gumagawa naman dito sa off-ramp patungo dun sa Valenzuela Street. Ito yung mga maliliit na rebar cage na to. Dito nila i-coconnect yan. Ayan, oh. Dito sa harapan natin, sa kaliwa. Tapos ayun naman yung on-ramp sa taas. Patungo naman yan dun sa B. Francisco. Sa NLEX connector na yan. So hindi na po tayo pupunta doon sa unahan kasi makipot yung daanan, walang daanan sa para sa sidewalk. Ang lalaki ng mga shoring jack na yan eh, no? Mga kasikat, nakuna na po natin ang update dito, no, sa Paco Santa Mesa Road. Ito po yung off-ramp ng Skyway Section 2A patungo dito sa Valenzuela Street. At ayan, dito sa part na to, dito nga maglilink ang CRBC, NLEX connector, at Skyway Stage 3, Section 2A. So diretso na tayo dun, mga kasikat. Baybayin natin dito. Ito yung hilera ng power, yung dinidrill nila. Ito yung mga rebar cage na yan patungo dito sa unahan. So sa kabila, westbound ay sarado. So nandito na sila sa dulo. Bali, ito na yung magiging ano, rampa pababa. Yan, hanggang dito. Tapos dito sa kanan, sa Aurora Boulevard, Valenzuela Street na yan dun. So ayan, mga sikat. Hanggang dito na lang po itong video na to. Marami salamat po sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. At bago niyo po sana lisanin itong video na to, muli po akong makikiusap. Sana palike po. At sa mga kasikap natin na willing po sumuporta at naabot ng video na to, i-click lang natin yung subscribe button dyan sa baba sa gawing kanan at yung katabi niyang bell. At sana huwag niyo po kalimutan din follow ang aking FB page. Ayan, sa Facebook po ito, Kasikap Photo Vlog. Yung mga video po dito sa YouTube ko ay ina-upload ko din po yan sa aking FB page. Kung wala po kayong time manood sa YouTube, pwede nyo po panoorin itong vlog na to dito sa aking FB page, Kasikap Photo Vlog. So hanggang dito na lang, mga kasikap. Maraming salamat. Lagi po tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat. Sulat ang kulat ng mga blanco.